Good evening. May God's blessings be poured into your hearts by the Holy Spirit as you join us all, as we join in celebrating the Word of God and the Most Holy Eucharist. Already in grade school, we are taught about Aesop's fables. One of them, relevant to the gospel today, is the fable about the fox and the grave. So there was a fox, according to Aesop, wanted to eat grapes, saw a bunch of grapes, very inviting. He jumped, of course he could not climb. He jumped and jumped, got tired. After some time, said it's okay. Those grapes were sour. Yung kinukonsole na lang niya yung sa kanya sarili dahil hindi niya makuha. So, defense mechanism ang tawag dyan sa psychology. Niloko ka, napagbilhan ka ng kotse na akala mo na pagaganda, tinesting naman. Pagkatapos, dalawang linggo lang, kakarag-karag na. So ayaw mong mapahiya. Nadinggoy ka eh. Sasabihin mo, di bali, maganda naman yung kulay niya. Sweet lemon naman ang tawag dyan. Yung kay Aesop, sour grapes. Yung itong bago ngayon, sweet lemon. Na ang asim niyan. Pero sasabihin mo, matamis pa rin. Ganda pa rin yung kotse dahil yung kulay niya, terno doon sa mga kortina ko. Kung ano-ano na lang ating pinagagawa para hindi natin harapin yung katotohanan. Tigas ang puso natin. So ang daming sinasabi dyan sa psychology. Pinag-aralan ko yan, nagturo ako ng psychology. Misteryo yan. Even science cannot explain fully the hardness of our hearts. The gospel today, Chorazin, Bethsaida, saw the miracles of our Lord. The blind see, the lame walk, even the dead are raised. Did you believe? No. Said, go away from us. We do not want to hear. They rejected him. Whoever rejects me, rejects the one who sent me. So, we create God into our own image and likeness. Yung, hindi yung powerful God calling us to repent. So, gusto natin yung Diyos na nakokontrol natin. Nubina-nubina ka lang ng kaunti, bibigay na yung gusto mo. So, even the Bible, we impose our own meaning on the Bible so that we will be comfortable. Saint Jerome saw that people from wrong translations even were imposing their own meaning on Holy Scriptures. So he spent his life studying Hebrew and Greek so that he could make a Latin translation from the original. To lessen our capacity to impose our own truth so that we will not be able to face the real truth. Sour grapes, sweet lemon. Repression, yung tawag sa psychology dyan. But we refuse to face the truth. The truth is, kung mag-drugs ka, wala kang ibang pupuntahan dyan, kundi kulungan, ospital, rehab siguro, cemetery. Yun lang pupuntahan mo. Marami pa rin hindi naniniwala dyan. Dami pa rin drug addicts ngayon. Kahit pinagbabaril na yung mga ilang users, nakalusot naman yung mga talagang tunay na drug lords, tuloy pa rin ngayon.
tinatakasan natin ang katotohanan kagaya ng Kurazin at saka ng Bethsaida. At walang ibang makapagbago sa ating puso. Hindi psychology. Alam ko yung cognitive behavioral therapy, yun ang bago ngayon. Noon si Sigmund Freud, na ego, super ego yan. May id, na sex and aggression lang yan. Ang daming mga taong nagpa-therapy na ganun ang banana. Hindi pa rin nila hinarap yung katotohanan. Halimbawa, yung si Luther. Si Luther imposed his own beliefs. So marami, 300 million yung mga sumunod sa pag-alis nila sa simbahan. Karamihan sa kanila, hindi naniniwala sa Santo Papa, hindi naniniwala sa Mahal na Birhen, lalong-lalo na sa Holy Eucharist. Wala ayan silang misa. Tingnan mo yung kanila, masaya naman yung kanilang music-music. Mas magaling naman minsan yung kanilang mga pastor mag-humili kaysa mga paring Katoliko. Ang daming sumusunod doon. Pero yung 1,500 taon ng pinaniwalaan ng mga Kristiyano, tinanggal nila hanggang ngayon. May iba din, nagtatayo na lang ng mga sekta na kanila. Hindi mo alam kung anong version ng Bible yung kanilang ginagamit. May napakalaking sekta, milyon ng mga kasapi. God, Jesus is not God. Tao lang daw si Jesus. Sabihin mo, kung tao yan, walang hanggan ating pagkakasala dahil walang hanggang Diyos yan, hindi tayo maliligtas yan. Sweet lemon, sour grapes. Kahit sasabihin mo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Si Jesus yun. Si Jesus, divine word yan. Kaisa sa pagka-Diyos ng Ama yan. Wala. Tao pa rin si Jesus. Philippians 2, Jesus did not cling to his being God, but emptied himself and took the form of a slave. Ano sinabi ng Philippians? At the name of Jesus, every knee should bend. Above the earth, earth, below the earth. In his name, because he is God. Wala pa rin kung ano-anong mga palusot ang ginagamit. So today, let us examine our own hearts. Kasi, lagi nating binubulag ang ating sarili. Kahit mga pare, noon kahit mga Santo Papa, binubulag ang kanilang sarili, nagsa-sour grapes, nagsa-sweet lemon. Nagnanakaw ng pera ng iba, sasabihin, para naman sa pamilya ko ito, hindi naman ako mahuhuli, ginagawa rin naman ng iba. Bakit? Ang dami-dami nating we are geniuses at giving reasons of why we should not face the truth. So we already have scriptures. Let's pray to St. Jerome. But because of the mystery of the blindness of the human being, we could not really explain. Bakit may asawa ka na may ibang pamilya ka pa? Tanungin nyo nga kung bakit yung ginagawa. Marami yan. Dito lang sa atin, sa culture natin, may kirida. May tunay na asawa, may kirida sa John. Binabahay niya sa ibang mga kondominium. Why do we hide it? Why do we persist in doing it? In the parable of Lazarus, andun din yung blindness eh. Lazarus and the rich man. Sabi ng rich man, pabalikin ninyo, Father Abraham, si Lazarus. Namatay na yan, mabuhay na mag-uli yan, tapos sasabihin na ganito ang katotohanan. Sabi ni Abraham,
Diyan na sa kanila si Moses at mga propeta, nakasulat na sa Bible yan. Sabi ng mayaman na nasa impyerno, naghihirap. Oh, pero among Abraham, if somebody rises from the dead, baka maniwala ayong may lima pa akong kapatid eh. Abraham said, if they do not believe in Moses and the prophets and what they wrote in Holy Scriptures, they will not believe even if somebody rose from the dead. Actually, somebody already rose from the dead. Our Lord Jesus Christ. Still, many people find a reason not to believe in Him. And also, many people who believe in Him find ways so that they could not face the challenges. Kaya Santo Niño, maraming nagkaano. Pero yung Santo Niño nga, lagi kong sinasabi, lumaki yan eh. Nanghahagupit yan eh, ng mga tao doon sa templo eh. Sinasabing huwag niyong gawing tahanan ng mga magnanakaw, itong tahanan ng aking ama. You have made it into a den of thieves because of your blindness. So let us pray to the most holy God, one in being with the Father, who became a human being, light from light, true God from true God, our Lord Jesus Christ, the divine word made flesh, na sana tanggalin niya ang katigasan ng ating puso, that He will remove the blindness in our hearts so that we can face the truth about who we are, about what our destiny is, and why the divine word had to become a human being to save us from our sins.